Welcome to our channel, GTB Tech. So, mayroon tayo dito ang panibagong video. May nakita kayong box. Ayan. Ating parcel. So, titingin natin kung ano nga ito. Para makita natin. At the same time, i-configure natin siya. Okay? So, buksan natin siya. Oh. And guys. Wow, galing. So ayan, PX1800 dual band Wi-Fi 6 router. So PP-Link. Ayan. Kita niyo. Ayan. TP-Link Wi-Fi and Wi-Fi 6. Ito po. Taas TP-Link. TP-Link. Then, sa model natin is EX1800 dual band Wi-Fi 6 router. Titingnan natin ito kung maganda ba itong router nito. Okay. So, unbox na natin siya. Okay, unbox. So, meron siyang manual, quick installation guide. Ayan. So, ito na nga. Ayan nga. Ayusin natin ng 4 antennas. Tanggalin natin ito. Ayan. So, ayan. Let's see. Ayusin natin. Itataas natin siya. Yun. Pat ng antenna. Okay. At the same time, tignan natin. Ito ang 1. Ito yung 4 na LAN. Then, ito yung reset button. Ito yung power button. Ito yung power plug.
Full bag natin. Then, meron siyang 3 RG45. Then, meron siyang power supply. Yan. So, pa-power na natin. Tingnan natin siya kung okay. Okay. Tingnan natin. Lagay natin. Lag natin itong cord. Ayan. So ayan, pa-power na natin siya. Ayan. Ayun. Gagalaw yung camera natin. So ayan po. May power na siya. Thank you Lord. May power. Sabihin, okay siya. So, lalagay natin ito. At ating RG45. Ayan. Lalagay natin sa ating laptop. Makonfigure natin siya. Ayun. Then, lalagay natin yung ating ISP. Yeah, good. Yeah. So, yan po. So, yan. So, meron na po siyang may power. Meron siya. Ayan. Ito yung indicator para sa internet. So, I think wala pa yan kasi i-config natin. Ayan. So, pumasok po. So, tara. I-config na natin siya. Punta tayo sa ating punta tayo sa ating laptop para makonfigure natin siya. So, I think parang meron na siyang internet. So, ipaklose natin siya. Then, punta tayo dito sa browser natin. So, i-disconnect natin siya sa kasi connected ako sa Wi-Fi. So, ngayon, i-connect ko siya. Pro, LAN. Tingnan natin siya. Up to settings. Tingnan natin, basic IP4, properties, at yun, wala.
So since makikita natin to connected na siya, status natin, ayan, tingnan natin, pasukin natin, ano kaya ang default nito. I think mga TP-Link is 192.168.0.1. Titingnan natin kung ano ang default nito, default gateway. Titingnan natin siya. Where is the guide? Set up the network, plug the power, power the modem, and wait for about 2 minutes. Ayun. 192.168.0.1. Then create a password. Tingnan natin. 192.168.0.1. Ayun po. So nakapasok na tayo. So kailangan natin lagyan natin siya ng password. Lalagyan natin lang natin siya is admin. Then must be 6 A admin 1 2 3, then admin 1 2 3. Let's get it started. Yan. Tingnan natin admin 1 2 3. Ayun, so ayan po, pasok na tayo. Si titingnan natin to time zone natin. Is ano time zone natin? Meron ba tayo dito? Plus 8 8 8 8. Wala tayo rito. So dito na ito na lang po ni natin. Is plus 8 pong-pong. Ayan. Then dynamic IP. Yes, dynamic IP lang tayo. Then use default MAC address. Next lang natin. Password natin. Alright. Default lang natin siya. Default natin lang natin yan. Ayan, ipot lang natin. So, just wait lang natin siya. Alright, update the firmware. You're recommended to update the firmware to get better services. Okay nga, update nga natin siya. So, ganyan lang po ano, ganyan lang po ang pag-set up ng ating EX1800 Wi-Fi 6 router na TP-Link natin. So, kailangan lang natin sundin ang ating instruction kung ano ang sinasabi. Follow the steps. Na follow the instruction para wala kayong ma-miss. Okay.
Itapay nga natin itong EX1800 and Wi-Fi 6 kung gaano ba siya kalakas through LAN network and through wireless network. So, pinili ko kasi ito para sa ating para i-bridge ko ito sa ating ISP. Kailangan ko kasi ito. Kaya, since hindi ko pa siya ginagamit, so ngayon, i-vlog ko muna siya para magamit. Kung ano ba ito. Kasi ito daw yung recommended na nating ang ISP. So, kailangan daw mayroon akong EX1800 Wi-Fi 6 router, capable siya. Para advanced daw. Para makuha daw yung need kong speed na bandwidth na kailangan ko. Ayan nga, hintayin natin, nag-upgrade siya, update firmware. So, kailangan natin siya i-update ang ating firmware. Para makita natin, mas latest siya, mas bago, mas okay. Ayan, nag-update nyo na siya. So, nawala na tayo sa connection sa internet. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Kasi I think nakuha niya na yung software. Connected na sa kanya. Ayan, nag-update siya. Update firmware. Mas maganda kasi guys, i-update natin ang firmware kasi para mas maraming features ang mabago and then may mga panibagong settings na mayroon siya sa updated. Ayan. So, potential network issue detected, reconnect the device, then click the next to resolve. Ayan. So, meron tayong 2.4 in 5 years. So, next lang natin siya. Titingnan natin kung okay na. So, password natin. Admin. Ayan. TP link, email, and then password. One more thing. Remote control, access control your network remotely. Start. Home. And then parental. Skip na lang natin siya kasi wala po ako guys na TP link, ID, email. Then password. Wala po ako niyan. Skip lang natin siya. Then join the user experience improvement program to agree send anonymous users data help TP-Link improve the product. All sets. Finish na lang natin siya. Yan. So ito na nga guys ang ating yan. Ito na nga ang ating internet. So tingnan natin to. Ayan, make device. Yeah. Client, ito na lang po. So, wow, ganda. Titingnan natin siya. Ayan. Then, wireless. Ayan po. Pili tayo natin siya. Share network, private guest, and advanced.
So, ayan po. Ito ang ating internet. Ibig sabihin, connected na siya. Then, internet. Ayan, LAN. IP LAN. So, DHCP server. Ganyan. DNS. Then, routing. Then, wireless. Ayan. Wireless network. So, ayan po, smart. Ayan. Then, ayan po. So, kung makikita natin ito, may parental control siya. Ayan. Security, may queues. Then, may VPN server, IP6, smart, PC, then system. Ayan. So, yun po ang laman. System niya, may firmware update, backup, restore, administrator. Ayan. Administrator, pwede natin palitan yung password. Ayan. May reboot, lead control, operation mode. So, that is guys. So, try nga natin ito i-connect ang ating try nga natin siya, speed test niya natin siya. Kung ilan ba ang makukuha niya. So, ayan guys. True LAN po yan. True LAN network. I think 330 Mbps. So, try nga naman natin siya. I-connect natin siya sa Wi-Fi. Okay? Dito tayo sa Wi-Fi. Yan. Connect natin siya sa Wi-Fi. So, ilalagay natin yung password ng ating Wi-Fi. So, yan po. Ilalagay ko yung Wi-Fi. Password natin. Ipinagay natin siya sa ating ayan. Connected na siya sa ating TP-Link E7F1. So, titingnan natin dito siya. Tingnan natin siya. Wireless. Guest. Ayan to. TP-Link E7F1. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, connected po tayo. Yan yung password lagay ko. Try nga natin siya speed test. So, bubunutin ko po siya. Itong aking para mag-connect tayo sa wireless mismo. Ayan. So, kung makikita natin, tanggalin natin siya sa connection. Ayan. I-connect natin siya as wireless po. So, since makita natin siya wireless, connected siya sa TP-Link. Ayan. TP-Link E7F1. Ulit. Titingnan natin para sigurado. So, ayan po. Ayan. Ayan po ang totoong speed ng ating wireless na kaya niyang i-handle sa paggamit ng wireless. Yan po ang ating EX1800. So, yan po ang ating speed ng Wi-Fi. So, ibig sabihin, kuhang-kuha niya po yung needs ng speed sa Wi-Fi 6. Yung iba kasi yung ano, yung mga ordinary router na mabababa, hanggang 100 Mbps lang kaya nila i-range sa Wi-Fi. Ito po is kaya niya ang 200 up, 100 up, pataas po. So, that is EX. Titignan natin, that is EX. Yan, that is EX 1800. Okay, ito. 1800 Wi-Fi 6 router.
So that is, guys, for my video. Kung nakatulong to, please like and subscribe in my YouTube channel. See you guys in my video. I hope may nakuha kayong information kung gusto niyo rin itong ganitong router. Ganyan po. Right? See you guys.